Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Senator Aimee Marcos, muling bumisita sa lungsod ng Calamba. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ang serbisyo balita live online. Maraming salamat po. Sa kanyang ika-apat na pagbisita sa lungsod ng Calamba, namahagi ng financial assistance si Senadora Aimee Marcos para sa 1,672 beneficiaries ng Emergency Housing Program ng DSWD at ng National Housing Authority sa Barangay Banlik sa lungsod na ito. Ito'y kabahagi ng tupad program ng pamahalaang nasyonal para sa mga inidibwal na nabibilang sa mga less fortunate families, mga biktima ng kalamidad, at sa mga na-relocate na mga pamilyang nakatira sa tabing riles at iba pang mga mapanganib na lugar. Kasabay na din dito ang pamamahagi ng Nutribon, na siyang naging tanyag na tinapay na pinamamahagi noong dekada 70 sa panahon ng ama ng Senadora. Ang nasabing mga tinapay ay naging bahagi ng programa ng ina ni Senadora Marcos na si former First Lady Imelda Marcos, upang malabanan ang malnutrisyon sa mga kabataan noon. Ngayon po yung tanong ko, not political. Ano po masasabi niyo sa lungsod ng Calamba at malimit po kayo dito? Kasi ang Calamba, in-identify kasi ito ng tatay ko noong pa, medyo committed kami sa Laguna dahil dito talaga nagpwesto yung tatay ko ng mga kalsada, pati ng bahay namin dyan sa Kanilubang. Tapos talagang sinabi niya, i-develop to, ito yung magiging industrial center, ito magiging commercial hub. Ang susunod na trend na ilalagay dito at kaharap ng ating kolisiyum, bahagi yan itong industrial hub na plinano noong pa. Kaya tuwa-tuwa ako, ako dito, may nadadagdag, may umuunlad, at actually, sa totoo lang, yung punta ko rito, putang to eh. 2022 pa ito eh, October, yung paeng. Kaya lang, sabi ko nga sa mga napinsala, kahit kayo na sa lugar, naka-apat na kayong paulit-ulit, kasi nakadali kay mayor, nakadali sa probinsya, kahit papano, yung ating kongresista, nagbigay rin sa distrito, ika-apat na to. Kaya, and yan, kahit matagal, meron naman, kahit papano, nakatulong naman tayo. So, malaking bagay yun. Regarding po sa ospital ng lungsod ng Calamba, maaasahan din po ba namin ang tulong nyo? Yes, sabi ko nga, makikita ko si Senator Bongo, siya yung in charge dun sa mga medical. At tinatanong ko parate kung bakit nalugi yung Laguna. Pagkat lahat ng probinsya sa buong Region 4, may sarili-sariling DOH Regional Hospital. E nagtataka ako, may pag-isa na sila, yung Cavite, may dalawa pa, zero pa rin ang Laguna. Ba't nagkaganon? Nakalimutan? Wala sa listahan. Kaya dapat lamang na isoli natin, ibalik natin yung pagtungo dito sa kalusugan ng mga Tagalog. Okay po, any message po sa Laguna? Sa Laguna? Ang message natin, tuloy-tuloy ang pag-unlad sa literato ng ating mga opisyal. Asahan ninyo, kapag may problema, ay may solusyon. Masayang sinalubong ni Mayor Ross Rizal si Senadora Marcos at sinamahan ito sa Jose Rizal Coliseum upang doon ipamahagi ang mga dalang tulong para sa nasabing mga residente mula sa NHA Housing Project. Dumating din upang salubungin ang Senadora sila Laguna 2nd District Representative Ruth Mariano Hernandez, PNP Calabarzon Region 4A Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, PNP Laguna Provincial Director Police Colonel Gauvin Mel Unos, at ilang mga kinatawan ng National Housing Authority. Ayon kay Senadora Aimee Marcos, malapit sa kanyang puso ang mga taga-Calamba dahil dito nakaplano ang industrial at commercial hub ng Luzon, ayon sa balak ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At may bahay sila sa Barangay Canlubang. Idinagdag pa nito na madami ng pagbabago sa lungsod, at aniya, taon-taon ay nakikita niya ang pagdagdag pa ng panibagong mga development sa lungsod. Nagpasalamat naman si Mayor Ross Rizal sa Senadora at sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa mga suporta na ibinibigay ng mga ito para sa lungsod at sa mamamayan dito. Aniya, nagkakaroon ng katuparan ang mga plano ng pamahalaang lungsod upang maisulong ang kaunlaran, kaayusan, at kagandahan ng Calamba. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.